gusto mo ba mag-start ng freelancing pero hindi mo alam kung saan kahanap ng clients? Yes! 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 Hi, I'm Isa Gueco. 10 years na ako freelancer and 8 years na akong tumutulong sa mga newbies para mag-start ng freelancing for free. Sa video na to, pag-uusapan lang natin yung mga ways or kung saan ka pwede maghanap ng clients. So, unang-una, Upwork or yung mga platform. So, Upwork, Rolands, yung mga platform na freelancing job marketplace. Kasi, ang Upwork, na-establish na niya yung sarili niya. Na-establish na niya na sila yung pinupuntahan ng mga clients pag may kailangan na freelancers yung clients. So, hindi mo na kailangan mag-market ng bongga. Kasi papasok ka lang doon, sabihin mo, writer ako. Or, pasok ka doon, gusto ko maging VA. Madali nang mahanap kung sino yung mga clients na naghahanap ng ganong freelancers. Doon, unang-una, doon ko lagi pinapapunta una because safe ka sa mga platforms na to. Meron silang, syempre, may fee, may mga kaltas dyan, may mga fees sila sa mga services nila. Pero ang iniisip ko na lang dyan is convenience fee. Kasi, naging convenient naman sa'yo eh. Natulungan ka naman niya, di ba? So, ano ba naman yung fee na ibigay mo sa kanila? At saka, pag nagbibit ako sa Upwork, kasi sa Upwork, pag nagsistart ka pala, pag new client, 20% ang fee nila. So, pag nagbid ako, labas na yung 20%. Kunwari, gusto mo ng $10 yung take home mo, magbid ka ng 12. Para yung $2, hindi na sa'yo yun. Or, okay ka pa sa take home mo. Kahit kunin na ni Upwork yung $10. Ayun, $2, diba? So, mindset lang ba? Kung wag mong isipin na sa'yo yung pinukuha ng Upwork. Kasi marami akong nakikita nagre-reklamo eh. So, huwag tayo magreklamo kasi gagamitin naman natin yung service nila eh. Establish naman talaga nila yon, and nabigyan naman nila tayo ng convenience at nabigyan nila tayo ng client. So, basta magreklamo tayo, itaas na lang natin yung bill natin para hindi na apektado yung gusto mong take home pay, diba? Doon kayo unang magpunta sa mga platform. Safe kayo, lesser chances of being scammed, and everyday merong new jobs na ilalagay kasi nga puntahan na sila yung mga clients. Number 2, LinkedIn. So, ayusin mo yung profile mo, maglabas ka ng may mga article doon, diba? So, or yung mga post ko. Huwag mo gawin Facebook yung LinkedIn mo. Lagay mo doon lahat ng beneficial doon sa career mo. Tapos, mag-reach out ka doon sa mga, alam mong, pwedeng mangailangan ng writer. Hindi yun ang nangailangan na. Mag-reach out ka doon sa mga pwedeng maging mangailangan. Tapos, i-connect mo lang sila, ganyan. Tapos, magpo-post-post ka lang doon para nandun ka na sa radar nila. So, hindi kailangan na mag-pitch ka na agad kasi pangit din naman yung kakakilala mo lang tapos nag-pitch ka na, diba? Be in their radars, tapos ayusin mo yung profile mo para pagsilip nila, alam nila kung ano yung kaya mo i-offer. Tapos, maalala lang nila yung pangalan mo pag may kailangan sila. Pwede ikaw yung puntahan nila. Number 3, Facebook. Disclaimer lang, hindi ito yung mga nakikita nyo na nagpo-post sa Facebook groups ng freelancers na naghahanap ng i-outsource nila. I have nothing against outsourcing, pero ang sinasuggest ko lagi is direct client na tayo, huwag na sa mga agencies, kung kaya naman natin. Since, mas matututo tayo and mas hawak natin yung growth natin kung direct client tayo and mas diretso sa atin yung budget. Kadalasan kasi, if agency or i-outsource, nila yun. And sila yung may hawak kung ano yung growth ng tasks. And sila, may cut pa sila na makukuha from you. So, again, nothing against that. Pero kung kaya mo naman, mag-direct clients ka na. So, parang mag-direct clients sa Facebook, alamin mo kung nasan yung target market mo. For example, ako, may time na naging e-book writer ako. Hinanap ko sa Facebook, hindi yung group na e-book writers. Hinanap ko is ebook publishers kasi yung publishers, sila yung nangangailangan ng writer, hindi naman yung writer. So, the same way as huwag ka maghanap ng jobs sa mga freelancing group kasi freelancers yun. Ang hahanapin mong job, yung mga naghahanap ng freelancers. So, depende sa skill mo or depende sa niche mo kung ano yung groups na yun, ha? Tapos, may isa pang time na naghanap ako ng mga website owners sa Philippines. So, naghanap ako ng group kung saan nandun yung mga website owners ng Philippines. So, pumasok ko dun kasi alam ko nandun yung clients ko. Parang nag-observe ako and nag-comment-comment ako hanggang sa nakilala na ako dun. I mean, hindi ka naman kailangan maging sobrang kilala, hindi mo naman kailangan mag-post.
Pero yung bang nagko-comment-comment ka, nagla-like, or nagtatanong-tanong ka, and nag-o-observe ka dun sa mga sagot dun sa mga ibang nagtatanong para meron ka na rin masagot next time. Tapos, kapag na may nag-comment, ganyan, tapos minsan i-mention mo lang sa comment na, oh, after yan, pwede ka na maghanap ng writer. Writer ako kung gusto mo, PM mo ako para pag-usapan natin kung paano ako makakatulong sa'yo. Yan, simpleng comment na yun. Makikita ng mga ibang group members na, oh, writer pala to, ganyan-ganyan. Tapos may mag-comment, oh, PM mo rin ako. May mag-PM sa'yo, magkano services mo, magano. Dahil nakita nila na matagal naman na rin ako nag-engage dun sa group na yun. Eh, hindi naman ako nag-hard pitch. Hindi naman ako nagpipilit na magkaroon ng job. Talagang sumali lang ako dun sa community nila. So, you have to be open na sasali ka sa community nung group na gusto mo maging clients. Number 4, referrals. Ito yung kadalasan ng jobs ko ngayon. Kasi hindi lang masyadong nagsisend ng applications kasi puno na yung time ko. Nandun ako sa point na kaya ko na mag-know sa mga clients na dumadating. So, usually, mga ano na lang, past clients na bumabalik or past clients na nire-refer ako sa mga kaibigan nila or mga ganun, mga referral. So, ang para maabot ka dito, kailangan, you have to make sure na ayusin mo yung lahat ng trabaho mo. No matter how small yung job, ayusin mo para ikaw yung naging nasa una ng isip ng client pagka may kausap siyang nangailangan or nangailangan siya ulit. Ikaw yung unang papasok. So, imbis na matrauma siya pag hindi maganda, hindi naman magtrabaho or nag-away kayo, trauma agad, hindi na niya ikaw iisipin or naiinis siya pag naisip ka, diba? Kahit past client man lang, alam niya na nakatulong ka sa kanya and alam niya na makakatulong ka dun sa mga next kung i-refer ka man niya, hindi siya mahihiya, hindi siya mapapahiya. Alam niya hindi mo siya ipapahiya. So, yun. Para umabot ka dito, you just have to do a good job sa lahat ng jobs mo. Number 5, reach out. Ito yung parang kailangan meron ka nang na-establish talaga. Meron ka nang na-establish na, meron ka nang nabuo na career or na niche na specialty mo. So, kunwari ako, nabuo ko na yung sarili ko as a writer ng mga website, yung kaya kong gumawa ng mga articles nila para sa website nila. Nabuo ko na yung sarili kong ganun. So, pag may nakita akong website na, oh, hindi updated yung articles nito, try ko nga mag-message or mag-email. So, pwede ako mag-email doon, sabihin ko, oh, napansin ko, hindi masyadong updated yung website nyo, kailangan nyo ba ng writer ako, ito yung portfolio ko, parang ganun, reach out ka lang sa mga alam mong mga kailangan ng service mo. So, meron ako mga nakuha ang mga clients na ganun, nag-reach out ako, kasi nga, pagtingin ko dun sa website nila, walang new article, ganyan. So, since alam ko yung pinag-uusapan ko, alam ko yung sinasabi ko, and na-experience ko na yun, and may portfolio ako dun, kaya ko na mag-reach out sa kanila. So, kayo rin, eventually, kapag meron na kayong niche, meron na kayong specialty, kaya nyo na mag-reach out kasi alam nyo na kung sino talaga yung clients na nangangailangan sa inyo. Number 6 is yung para sa mga newbie talaga, kung wala talaga kayong mapuntahan pa, isang option is lumapit sa friends and family. Sabi naman nila, di ba, sa business, ang unang-una mong mga client is yung mga kakilala mo or yung mga kakilala kakilala. Tapos, tsaka mag-widen yung circle mo, yung network mo. So, ikaw, kung nag-start ka pa lang, kung kunwari gusto mo maging social media manager, pwedeng mag-approach ka dun sa mga friends mo or yung mga kamag-anak mo na may small businesses or mga nagsistart ng business. Since nagsistart pa lang sila, pwede mo tulungan, sabi mo, tulungan kita sa social media mo or gawan kita ng logo, gawan kita ng branding, gawan kita ng mga post or gano'n. So, pwede mo silang lapitan. Pwede kayo mag-usap ng siguro lower grade. So, yun yung 6 ways kung paano maghanap ng client. Hindi yan kailangan 6 digits na agad. Hindi yan kailangan ng company. Hindi yan kailangan ng full-time na agad. Tingnan nyo yung sa sarili nyo kung ano yung kaya nyo yung offer. Tapos, try nyo tong mga to. Kung paano kayo makapag-apply ng jobs. Kung saan kayo pwedeng mag-apply ng jobs based on sa skills nyo. Kung newbie ka and gusto mo mag-start ng freelancing, meron akong playlist na for newbie freelancers. Kung gusto
meron akong VA playlist 2023. Pwede kayo sumali sa Freelancing with the Heart community. Facebook group yun. Pwede kayo magtanong doon at nandun, meron tayong mga guides doon kung paano mag-start ng freelancing and pagiging VA. Sana katulong tong video na to. See you next video!